Magandang umaga kapatid, ito na naman po ang inyong sis Rita at ngayon po ay Saturday, so wala po tayong pasok, kaya purihin ang Diyos dahil sa muli tayo po ay makapag-share ng mga verses na ating nababasa ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang Sabado po ako nagbabasa, araw-araw po ako nagbabasa sa tuwing ako'y papasok, sa tuwing ako'y matulog, sa tuwing ako'y mabangon, sa lahat ng oras, hindi lang po tuwing Saturday. Lilinawin ko lang po. Ako lang po ay busy sa araw ng Lunes hanggang Friday dahil po ako po nga po ay nag-aaral. Kaya hindi po ibig sabihin tuwing Saturday lang po ako nagbabasa. Hindi po. Kailangan natin bilang mga Kristiyano, tayo po ay laging galapit sa Panginoon. Yan. Yan po ang dapat. Kapag tayo'y mga mananampalataya, lagi nating isama si Lord sa ating mga gawain. Amen. So, kumusta na po kayo? Ayan. How are you everyone? Yes, I'm here once again just to share the words of God. So, if ever I can't say it in English, just research the verses which I put here, brother and sister, because I'm not so fluent to express these words, these verses, these holy verses in English. Amen. So, bago po tayo na mag-start, ay pinanalangin ko na po itong mga verse na ito na nawa ay bigyan din po kayo ng ating banal na Diyos ng understanding to understand the verse na aking isishare sa araw na ito. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw na po, Lord, ang magbigay sa kanilang pangunawa, Panginoon, hallelujah, Jesus. Dahil po, naunawaan ko po ito, kaya aking pong ihahayag sa kanila. Maraming salamat, Lord. To God be the glory. Ikaw lang po ang aking sasambahin, magpakailanman. Amen and amen. Yes, atin pong buksan ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Santiago, chapter 4, verse 8. Yan. Lagi po natin itong naririnig siguro. Very common po ito. Very light po ito. Madali lang po siyang ipaliwanag. So, nawa, bigyan din kayo ng understanding ng ating Panginoong Diyos. Ating babasahin, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. Amen. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Praise God. Yan. Yan, bigyan ko natin ng exhortation, mga kapatid. Ayon po sa binigay ng Lord sa akin this morning, ako po ay nagbasa, nagngilay-ngilay, at ito po yung aking naunawaan. Sinabi po dito, sinabi ng Diyos dito, kapatid, lumapit tayo sa Kanya upang siya na may maging malapit sa atin. Praise God. Yan, lagi po niyang sinasabi yan. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Dahil sabi niya, kahit po tayo makasalanan, sinabi niya dito, lumapit kayo, kayong mga makasalanan. Tayong lahat po yun. Walang pinipili. Tayong lahat. Dahil ang Diyos ay, siya lang po yung malinis. Siya lang po yung pure. Ang mga taong umaamin na wala silang kasalanan, mali po yun, mga kapatid. Dahil tayo po ay makasalanan. Kaya, inuutusan po tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya upang mapanatili na malakaran natin ang Kanyang kalooban. Yan, sinabi po dito. Ano bang mga paraan, mga kapatid? Yan, sa number one, yung pagdarasal. Unang-una po yan, yung magdasal tayo, manalig tayo sa Kanya, magpalinis tayo araw-araw. Dahil diba, dun sa prayer na binigay ni Lord, give me your daily bread, and diba, yung Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yan po yung prayer na binigay sa atin ng Lord na laging nire-remind sa atin na kailangan araw-araw hihingi po tayo sa Kanya. Ako po, mga kapatid, hindi lang araw-araw. Ano ako, oras-oras, minuto-minuto. Praise God. Ayan na yung pagbabasa ng Biblia at pag-unawa dito. Kumbaga, magbasa man tayo ng Biblia. Meron sa atin, kagaya noon sa akin, na nagbabasa ako ng Biblia, pagkatapos hindi ko na po unawain. Kumbaga, hinahayaan ko na lang. Sa isip ko, nabasa ko na yan. Ngunit ngayon, na tayo po ay palalim ng palalim na sa pagtitiwala sa ating Diyos ng buhay, atin po yung
i-understand. Kumbaga, humingi tayo na kay Lord ng understanding. Lord, ano po ba ang ibig mo sabihin sa mga verse na ito? Kasi minsan, ito po ay patungkol sa atin. Hindi po yun patungkol sa iba. Meron ditong mga patungkol sa atin. Kaya, lagi nating unawain. Kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, uunawain natin mga kapatid. At number 3 po ay isa buhay. Ano po ba ang nalalaman mo sa tuwing pagbabasa mo ng Biblia? Natuwa ka ba? Na-bless ka ba? Nalungkot ka ba? Nasasaktan ka ba? Kung ano po yung ginawa ng Holy Spirit sa buhay mo, iyon, iyo pong isa sa buhay iyon. Upang na, doon dadaloy, dadaloy araw-araw na lagi kang nagpatutuo sa ibang tao or kahit sa kamag-anak mo, sa friend mo, hindi lang, hindi naman yun gusto ng Diyos na yan, magsisigaw ka dyan. Hindi po. Kumbaga, hinay-hinay lang. Kumbaga, slowly but surely. Hindi po yun na may mga tao kasing napakaingay yung nag-start po sila sa pagiging Kristiyano nila. Kung yung pagkilos sa kanila ng Diyos, unang-unang pagkilos sa kanila ng Diyos ay talagang nag-ano sila, napaka-eager nila na maghayag. Ngunit may mga hindi rin nagsasucess. Kumbaga, kalaunan, nanghihina po sila. Meron po talaga yun, mga kapatid. May panghihina, kaya pagdalabanan po natin yun. Tayong mga Kristiyano, tayong nananalig na sa Kanya, meron talagang kaaway na naging handang nandyan. Kumbaga, titempt tayo na, ay, tumigil ka na dyan, wala ka namang mapapala dyan, wala ka namang kikitain dyan. Ngunit, kapag tayo patuloy na mananalig sa Panginoong Diyos, mawawala yung mga temptation na yan. Kumbaga, patuloy po tayong bibigyan ni Lord ng appetite na maghahayag. Kumbaga, bibigyan tayo ng eagerness na, sige na, kumilos ka na habang may panahon pa, kapatid. Kaya yun ang gusto ng Diyos. Kumilos po tayo, anuman yung binigay sa atin ng Diyos, anuman yung naranasan natin, masaya, malungkot, sa pagtitiwala natin sa Diyos, yan po ay mangyayari yung mga hinahangad natin. Amen. Amen po ba? So, number 4, at laging tandaan mga kapatid, ang Diyos ay panig lamang sa kabutihan. Hindi po siya panig sa mga gusto natin. Diba minsan may gusto tayo? Lord, gusto ko yung ano ganito. Hindi po kapatid. Kailangan atin pong uunawain na ang Diyos ay panik lamang sa kabutihan ng kabutihan mo, kabutihan ng nakakarami. Amen. Yan po ang Diyos. Diyos ay pantay. Hindi po natin siya mafufool, diba? Hindi natin siya maluloko. Yan, hindi natin siya maluloko na ganitong gawin ko. Hindi po. Hindi po ang Diyos ay hindi po kagaya sa ating mga tao na maluloko. Amen. So, number 4, sa hirap at ginhawa, lumapit tayo sa ating banal na Diyos. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Sa hirap at ginhawa, mga kapatid, lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon. Dahil may mga iba sa atin na kapag may problema na, saka po tatawagin ang Diyos. Kumbaga, nung wala pa silang problema, tuloy-tuloy lang po sila dahil meron pa naman po silang pera at mag-aayos yung trabaho nila. Malakas yung katawan nila, wala silang sakit. Ngunit, nung time na po sila ay may sakit na, doon po nila tatawagin ang Diyos. Pero ganun pa man, mga kapatid, kahit na ganun po ang ating ginagawa, mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi po tayo niya tinatakwil. Hindi po niya binibigyan ang tao ng limitasyon upang makalapit sa Kanya. Kumbaga, unlimited yung paglapit natin sa Kanya. Hanggang tayo ay ma-purify, hanggang ma-i-adapt natin sa sarili na hindi po talaga kaya kung wala ang Diyos sa buhay ko. Kaya yun po mga kapatid, kung paulit-ulit ka namang nanghihina, paulit-ulit kang kumbaga nagkasala, paulit-ulit ka rin bigyan ng pagkakataon ng Diyos hanggang ma-purify po tayo, hanggang maging strong po tayo sa ating faith para kay Lord. Yan po ang gusto ng Diyos. Hindi po niya sinasabi, ay, ano ka na? Yung pinaka-dead end natin, mga kapatid, yun yung kamatayan. Kapag tayo kinuha na ng Diyos, yan na po yung no chance na po. Dahil po nga, binigyan na tayo ng maraming pagkakataon, di ba? Hindi lang isa, kundi marami. Hindi natin amin sarili na 3 times lang po tayo magkapag nagkasala. Marami, kahit ako mga kapatid. Hanggang ngayon, patuloy ko pong
pinupurify ang aking puso na ako'y makalakad sa Panginoon. Dahil dito sa lupa, maraming mga pagsubok sa buhay. Kaya sa tuwing tayo'y manalangin, atin din hingin kay Lord na i-purify niya tayo. Kasi minsan, di ba, may mga bagay na ating naririnig, may mga nakikita, yung mata natin, yung tainga natin, nakakarinig. So, minsan, mga slight na yan. Di ba sabi niya ang Diyos, maliit o malaki ay kasalanan. Kahit sa isip mo yan, kahit hindi mo ginagawa, kasalanan pa din yan. Ngunit, ayon sa salita ng Diyos sa Biblia, hindi nga po tayo maliligtas kung sa mabubuting gawa natin. Kaya hindi po niya yun pinatupad. Kaya nangingibabaw sa kanya yung habag, yung grace niya nangingibabaw sa kanyang puso. Nabibigyan tayo ng habag. Hindi ayon sa ating mga gawa. Kumbaga habag. Yung habag kasi, yung biyaya kasi ay gift. Gift yun mga kapatid. Regalo niya yun sa atin. Iba yun sa mga may mga batas, di ba? Yung batas, kapag nasunod mo yan, may ano ka, reward. Iba. Iba yung gift sa batas, sa mga gawa. Iba. So, yun po ang gusto ng Diyos, na tayo po ay patuloy lang na manalangin, patuloy na lumapit. Yan lang po mga kapatid. Hindi po mahirap. Patuloy natin siyang bigyan ng daan sa ating buhay. Ang pagsunod at pagkilala sa ating mahal na Diyos, kapatid, ay hindi laging pabor sa atin. May mga panahon na ititest tayo ng Diyos. Amen. Ngunit ganun pa man, huwag tayong matakot at mawala ng pag-asa, dahil pagkatapos ng gabi ay darating ang umaga. Di ba pag tayo minsan may mga problema, ngayong umaga may problema, kapag tayo po'y malapit sa Diyos, mabilis lang po yan maano. Mabilis lang po talaga yan bibigyan ng solusyon ng Panginoon. Kapag lagi po tayong tumawag sa Kanya, lumapit sa Kanya ng buong puso, na walang duda, kapatid. Isipin natin, wag natin pagdudahan ang Diyos. Sa mga salita na binigay niya sa atin, yung mga pangako niya sa atin ay totoo. Hindi po yan gawa-gawa lang. Hindi yan gawa-gawa ng iba para tayo'y linlangin. Yan po ay galing sa Diyos. Totoo po yan. Totoo po yan. At nangyayari din. Nangyayari na po yan maraming beses sa akin, mga kapatid. Kaya ako naman po ay magsishare sa inyo sa mga kabutihan na ginawa sa akin ng Panginoon. Amen. Yan. Na kanyang ibinigay, ang yung pag-ibig na binigay niya sa atin, yan ang nais niyang gawin nating way na makalapit tayo sa kanya, magkaroon tayo ng pag-asa. Nais ng Diyos na ang tao ay may pag-ibig, at may pag may pag-ibig, mayroon na po yung pag-asa. Magkasama po sila lagi. 'Di ba? Pag tayo may pag-ibig, may pag-asa. May pag-asa, huwag kang mag-alala. May pag-asa. Basta po tayo may pag-ibig. Kung wala po tayong pag-ibig, paano na? Kaya mga kapatid, dapat gamitin natin ang pag-ibig sa mga bagay na naguguluhan tayo, lagi nating pairali na ako'y umiibig, ako'y umiibig sa Diyos. Ang lahat ng aking gagawin ay sa kabutihan lamang. Lagi natin itanim sa utak natin na kabutihan ito ng nakakarami, hindi po yung sa akin lamang, kumbaga sa iba. Nakakabuti din sa iba, mga kapatid. Yan. So, yung sinasabi ko sa iyo, yung pag-asa ay gift, yung biyaya din ay gift. Lahat po yan, biyaya, belong po yan dun sa gift ni Lord. Yan. Yan po yung kasama doon, kalakip doon. Kapag may habag, syempre, may pag-asa, pag-ibig, lahat po yan ay naroroon. Kaya, kumilos tayo mga kapatid, hindi natin sayangin ang ating mga buhay para lang sa mga, i-google natin sa mga, di ba, nonsense na mga bagay. Kumbaga, gamitin na natin. Ngayon pa lang, gamitin na natin na tayo po ibinigyan ng chance ni Lord na mabuhay dito sa mundo. Gamitin natin ito sa paglakad ayon sa kanyang kalooban. At yung gift, yung pag-ibig at pag-asa, atin po yung makikita sa 1 Corinto chapter 13, verse 13. Basahin nyo na lang po yun, kapatid. Yan po yung napakahalagang bagay na dapat nating makamtan. Yan po yung utos ng Diyos. Yun, kung sino man daw yung merong pag-ibig pagdating ng kanyang pagdating, yan po ang makaka
sama sa ating Panginoong Diyos yung pag-ibig. Pag may, kailangan mo ng pag-ibig, kapatid. At syempre, yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Tanggapin mo ang Diyos. Si Jesus, tanggapin mo sa iyong buhay. John 3:16, yan mga kapatid. Yan po yung mga verses na dapat nating malaman sa mga mahihina pa sa pananampalataya. Alam mo ba kapatid, nung ako'y hindi pa talagang nakafocus, kumbaga paano lang ako, pa-chill-chill lang ako, simba lang ako, kinig lang ako, hindi ko ba naisip na maghayag ako ng salita ng Diyos. Ngunit may mga panahon, yan, kumbaga panahon, may panahon ang lahat ng bagay. Yan, kaya darating ang panahon, makita mo na lang, ikaw naman yung naghahayag. Dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo nanampalataya sa Diyos, kapag tayo magpagamit sa Diyos, talagang ile-level up ka ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang po sa ating paghahayag, maging sa ibang bagay na nais natin makamtan. Basta tandaan, unahin lagi natin ang ating Panginoon. Kagaya sa akin, bago ako mag-start, bago ako gumis, paggising sa umaga, dati cellphone. Ngayon, cellphone, dahil po malabo ang mata ko, ngunit iba na po yung aking binabasa. Biblia na po, Word of God. Dahil di natin alam mga kapatid, na tayo po'y tumatanda na, papunta na po tayo doon. Walang tao dito sa lupa na manatili. Tayong lahat ay kukunin ng Diyos. So, ngayong buhay pa tayo, paghandaan na natin ang ating buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Dahil doon, wala nang lungkot, wala nang pagod, lahat ay magpupuri na lang sa Kanya. Ayaw nyo ba yun na tayo po ay magkasama doon sa langit? Dahil po kung talagang lumakad tayo ayon sa Kanyang kalooban at ginawa natin ang Kanyang mga utos, maaawa po sa atin ang Diyos. Mahabag siya sa atin. Hindi po tayo magsasayang ng panahon na yung pagpapagal natin, paghahayag natin, meron po yung katumbas. Sa bawat paghahayag natin, kapatid, may katumbas na biyaya yan sa Panginoon. Kapag ito po'y galing sa puso. Ngunit kung ito po'y ay nagbalat kayo lamang tayo, ay malaki ring kasalanan. Yan. Malaking kasalanan ang ating sasagupain pagdating ng araw. Kaya kapag tayo maghayag, siguraduhin na galing ito sa puso at walang sino mang nagdidikta sa iyo na ito ang iyong gagawin. Kung diktahan ka man ng Diyos, tama yan kapatid. Kapag diktahan ka ng tao, hindi yan naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Maunawaan natin ang mga verses na hinayag sa atin ang Diyos ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyo. At bago tayo magtapos, tayo muna manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na aking sinasamba, Panginoon. Hallelujah. Lord, sino man ang nakarinig sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord, magrema ito sa buhay nila. Alisin mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang kinasadlakan sa araw na ito. Hallelujah. At patuloy mo silang hawakan, Lord, upang masunod ang iyong kalooban. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat na may sakit. Hallelujah, Jesus. Nawa yung pagalingin mo na sila, Panginoon. Ganyan din mga may financial problem, Lord. Breakthrough sa kanilang buhay, Panginoon. Yes, O God, ang biyaya mo, Lord, ay lubos-lubos at hindi nauubos. Hindi mo ito binibigay sa mga taong walang pananalig. Kaya, Lord, ikaw na po ang Diyos na magbigay sa lahat, Panginoon. Lahat, Lord, ng kanilang pangangailangan, nawa ipagkaloob mo, Lord. Hallelujah, Jesus. According sa kanilang faith, Lord. Kaya nawa, Panginoon, magkaroon ng faith ang bawat tao, Panginoon, upang ang kanilang mga hilingin ay matupad. Maraming salamat, Lord. To God be the glory. Ikaw ang Diyos namin. Sinasamba magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, O God, binabalik ko ito, Panginoon, na may pinakamataas na papuri, Panginoon, sa ngalan mo, Jesus, in Jesus' name, amen and amen. God bless. God bless.